Sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, marami ang nagtatanong. Tunay na bang nakamit ng bansa ang kalayaan ngayong nilulupig tayo ng bagsik ng pandemya na dulot ng COVID-19? Tunghayan sa report. Pinakamakasaysayang bahagi ng bansa ang paggamit ng kasarinlan mula sa pananakop ng mga Espanyol sa loob ng 333 taon. Ngayong 20th siglo, batid pa ba ng ating mga kababayan ang kahulugan ng Independence Day? Sa Independence Day? Di ba ang kalayaan yan? Independence Day? Oo. Tapos yung mga ano ng mga tao, sa mga away nila, basta alam ko lang, puro basta holiday, walang pasok, ganyan lang. This signifies that the Filipinos have the strength when they unite as one. Ano? Pinapakita nito na mayroon tayong lakas kapag tayo ay united para ipaglaban ang ating kasarinlan. January 2020, nang unang maranasan ang bagsik ng COVID-19 sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa malayang bansa sa bangis na dulot ng virus. Marami man ang ginugupo ng sakit, marami na rin ang bumangon at tuluyang lumaya sa mapaminsalang kadena ng COVID-19. Gaya ng 61-anyos na municipal agriculturist ng Mangaldan, Pangasinan na nagsabing tila tumigil ang mundo nang malaman niyang positibo siya sa virus. Mangiyak-ngiyak ka, siyempre nakikita. Kita mo yung apo mo, yung kapamilya mo, hindi po talaga malapitan. Sariwa pa sa 40 taong gulang na si Aling Agnes ang hapis na dala ng COVID-19 virus. Namatayan siya ng 8 buwang gulang na sanggol matapos tamaan ng COVID-19. Andito pa rin siya, namimiss ko lagi. Kahit masakit, wala na siya. Kung ang mga eksperto ang tatanungin, sa kasalukuyan, hindi pa rin daw tayo ganap na malaya dahil sa patuloy na pakikibaka sa bangis ng COVID-19 pandemic. Hindi natin masasabi na totally we are free. May mga lugar pa rin dito sa ating bansa na hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta at magawa yung mga normal na nakasanayan natin. Marami ang naapektuhang kabuhayan, marami ang pinadapang Pilipino, marami ang nasawi dahil sa pandemya. Nalugmok ang negosyo ni Ditas dahil sa pandemya. Ramdam daw niya ang pagkalugi dahil sa matumal na bentahan. Karamihan sa ating mga kababayan na wawalan ng trabaho, mga bata hindi nakakapasok ng normal. Tayo lagi naka-face mask, social distancing, hindi katulad dati na lahat nagagawa mo. Ngayon marami nang kailangan mo isaalang-alang. Hinigpitan din ng pandemya ang kalayaan ng mga namamasadang tricycle driver. Maraming bawal. Maraming dapat kailangan na sundin sa bawat sasabi ng mga gobyerno, mga protocol. Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day, ang pagbibigay pugay sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para makamit ang kasarinlan. Pero sa makabagong henerasyon, pagkilala rin ito sa mga tinatawag na modern heroes na patuloy na nakikibaka para malabanan ang banta ng COVID-19. Pero maging ang ating mga makabagong bayani, hindi rin nakaligtas sa paglupig ng sakit. Give their highest true respect. Sometimes nagkakaroon ng shortcoming sa mga nurses na ubos na din sila ng mga energy and patience. They have to understand our nurses. Gaya sa isang natapos ng giyera laban sa kolonyalismo, pagkakaisa at panalangin ang susi para mapagtagumpayan ang laban kontra pandemya. So kung lahat po tayo ay makikipagtulungan sa ating government na mabakunahan po natin at maging immune po sa COVID-19. So ito lamang po no, yung ating magagawa para po makalaya tayo sa COVID-19. Ang panalangin, naniniwala tayo na very powerful, napaka makapangyarihan. Ang panalangin kasi actually nakadepende sa Panginoong Diyos. Joan Punsoy para sa GMA Regional TV.